Ang ating mga magulang ang gumagabay sa atin at sila din ang nagtatama sa atin tuwing tayo ay magkakamali. Sila ang nag-alaga sa atin simula noong tayo ay mga bata pa. Sila ang handang sumaklolo tuwing tayo ay nangangailangan. Sila din ang kauna-unahang natutuwa kapag tayo ay may na-achieve. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano naman tayo magiging mabuting anak para sa kanila. Kaya narito ang ilang paalala para sa atin. Number 1, mahalaga ang ating mga magulang. Sila ang ginamit ng Diyos para mabuhay tayo dito sa mundo. Sa kabila ng kanilang mga kahinaan o pagkukulang, ginagawa nila ang kanilang best para maging mabuting magulang para sa atin. Walang sino man siguro ang papantay sa pag-e-effort nila para tayo ay alagaan at maibigay ang mga pangangailangan natin. Kahit siguro ang pinakamalapit nating kaibigan ay hindi mapapantayan ang kanilang sakripisyo. Maliban sa Diyos, wala nang ibang hihigit pa sa pagmamahal na binibigay sa atin ng ating mga magulang. Number 2, bilang mga anak, ito ang mga dapat nating gawin. Sundin ang ating mga magulang at makinig sa kanilang mga payo. Sabi sa Proverbs 19:20, dinggin mo at sundin mo ang mga payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Magbigay respeto sa ating mga magulang, kahit na mensay sa tingin natin tayo ay nasa katwiran, dapat pa rin tayong rumespeto sa kanila. Number 3, bakit kailangan sundin at igalang ang ating mga magulang? Una, dahil ito ang tamang gawin. Mapakristyano man o hindi, lahat tayo ay dapat rumespeto at gumalang sa ating mga magulang. Pangalawa, ito ay utos ng Diyos. Ang paggalang at pagsunod sa ating mga magulang ay hindi optional. Utos ito ng Diyos na may kalakip na pangako. Sabi sa Ephesians 6:1-3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang pagsunod at paggalang pala sa magulang ay maaaring magbigay sa atin ng masagana at mahabang buhay dito sa mundo. At bilang pagtatapos, karaniwan sigurong mindset natin na mga magulang lang ang may tungkuling dapat gampanan. Gaya ng pag-provide ng needs natin, pag-aalaga, pagbili ng mga gadgets at luho natin, tagabigay ng allowance, at marami pang iba. Kung minsan pa'y umaangal tayo kapag hindi nila ito nagagampanan. Lagi nating tatandaan, maging sila ay may pangangailangan din. Bilang mga anak, may mga dapat din tayong gampanan. Igalang, respetuhin, paglingkuran at mahalin ang ating mga magulang. Samantalihin ang bawat oras na kasama sila. Dahil habang lumilipas ang panahon, sila din ay tumatanda. Hayaang ma-enjoy nila ang bawat oras na kasama natin sila. God bless you and your family.